ating number one. Napaka epal, napaka hina ng utak, at napaka kakairita. Walaan nyo kung sino yon. Siyempre, ang topic natin, si Madam Lenny Robredo. Palakpakan! Si Madam Lenny Robredo ang simbolo ng dilawang tae. Hindi, totoo. Si Madam na Robredo ang simbolo ng dilawan. Magkakapareho po sila ng utak. Promise! Kaya nga, lagi nila sinasabi, kesyo bobo daw ang dilawa, ang mga DDS, sinasabi ng mga walk-in ni Nam, bobo daw ang DDS. Pero hanga-hanga sila kay Lugaw, hanga-hanga sila kay Kuy Robredo. Paano naging bobo? Ito, isipin nyo na lang. Paano naging bobo ang DDS kung ang idol ninyo si Robredo? Diba? Ibig sabihin, no, pantay-pantay lang kayo ng utak ni Robredo. Oh, at least kami, kung humahanga man kami, humahanga kami kay Duterte, sa Pangulong Duterte. Ibig sabihin nun, may utak ko. Bakit? Lagi kayo naiisahan, hindi nyo napapansin? Lagi nila kayo naiisahan. Oh, ibig sabihin lang nun, kami may utak. Kayo, hanggang utak ninyo, hanggang Robredo lang. Dun, hanga na kayo. Oh, di ba? Eh, sige, panoorin natin to, ha? Papakita ko sa inyo kung gaano kahina ang jutak nito, ha? Oh, ito, ito, ito. Pakita ko lang sa inyo, ha? Oh, pasok, pasok! Tila pang-iinsulto raw sa ating Food and Drug Administration ang pagpapaturok ni Pangulong Duterte ng COVID vaccine ng Sinopharm na bagamat may compassionate use permit ay wala pang emergency use authorization. Sa oh, yan palang na-comment na yan eh. Paano mo masasabing walang utak? Ha? Kesyo minam parang minamind or parang kesyo inaano daw ang ni Pangulong Duterte ng FDA kahit to daw walang dahil daw walang EUA pa yung Sinopharm na ginamit na panturo kay Pangulong Duterte. Pero alam naman din niya na merong compassionate use on use, 'di ba? Ano ibig sabihin? Alam mo pala eh na may compassionate use permit eh. So allowed by law na ang isang gamot ay may compassionate use ay pwedeng gamitin nung ospital na binigyan ng compassionate use permit, which is yung particular yung PSG. Alam mo palang legal yon. Eh bakit mo sinasabi ngayon na parang minamind o parang binabaliwala ang FDA? Doon palang, mali-mali ka na, sabit na kagad yung jutak mo eh. Diba? Diyan palang, oh. Aaminin naman niya na okay naman. Pero, hindi rin okay. Ano ba talaga ate? Anong meron sa'yo? Yan diba? Aaminin niyang okay naman yung sabihin legal naman pero minamind yung FDA. Ha? Ano klaseng utak meron to? Sa sinabi po yan ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang weekly. Eh kasi naman itong kasama niyang broadcaster na oo lang ng oo eh. Ayan ang problema pagkakasama mong broadcaster sip-sip sa'yo eh. So kahit alam mo nang mali yung sinasabi ng amo mo, oo ka lang ng oo, kasi syempre, di mo naman pwedeng banatan yung ini-interview mo kahit mahina ang jutak. Oh. Eh, so hindi ka ngayon nakokorek. Radio program. Anya, kailangan... Ayun yung word, undermine. Ina-undermine daw yung FDA. Pero meron namang compassionate use permit, so anong ina-undermine mo dun? Pwede! Kaya nga may compassionate use permit. At saka una-una, why do you say undermine ang FDA wherein ang FDA ay nasa ilalim ng ating Pangulo. So kung anong ipag-utos ni Pangulong Duterte, sunod ang FDA, paano ina-undermine? Baka, ang pwede mo pang sabihan ng ina-undermine is kunwari, executive branch, binabaliwala niya yung legislative branch o kaya yung mga senador na dapat, supposedly, eh, nasa jurisdiction lang ng Senado. Halimbawa, di ba, jurisdiction ng Senado, ito lang pwedeng gawin ng isang Pangulo, sasabihin ng Senado, o ito lang, hindi sumunod si Pangulong Duterte kahit ang according to the law,
dapat yung senador ang magbibigay ng pamantayan patungkol sa isang issue. Yun, sasabihin natin, ina-undermine ni Pangulong Duterte ang authority ng Senado. Gets mo? Pero sasabihin mo, ina-undermine mo yung sarili mong tao, okay ka lang? Tao mo yun eh. Paano mo i-undermine na sarili mong tao? Sige nga, kunwari, halimbawa lang. Sige nga, te, sige nga. Kunwari ako, may staff ako. Ha? May ginagawa ako, gusto kong ito gawin ko. Inutos ko dun sa staff ko, gawin mo yan. Undermine ang tawag doon. Kahit ako, kunwari ako, ha, may staff ako na cook o chef. Oh. Tapos sinabi ko na hindi masarap tong ginawa mong adobo. Bakit? Kulang sa bawang. Hindi naman ibig sabihin undermine nun. Bakit? Restaurant ko yun eh. Ako ang boss eh. Sinabi ko dun na, oy, gawin mo ito, dagdaga mo ng bawang, hindi undermine ang tawag dun. Ito naman si Robredo, napakaewan ko ba? Abogado ka ba talaga? Maging maingat, lalo na ng mga pampublikong opisyal sa ganitong mga hakbang, lalo na't nagiging promotion. Ang gumagawa lang kasi ito ng issue. Alam mo kung bakit? Ang tagal niya kasing nawala sa eksena. Eh hindi niya siguro mahirit yung China dahil di rin niya alam kung ano yung issue doon sa China. So ito na lang yung sinawsawan niya. Yung undermine, undermine. Grabe, ewan ko. Ito lang ah. Sabi nga nila, di ba? Kung gusto mo maging matalino, tumahimik ka na lang. Baka pwede ka pang maituring na matalino. Maganda na yung ginagawa mo yung tahimik. Ay, yung tahimik ka? O di hindi ka natatawag na bobo. Bakit? Eh wala ka sinasabi. Eh ngayon may sasabihin ka, anong tawag mo doon? Mali-mali naman sinasabi mo. Paano undermine yung sarili mong tao? Eh naman! Ang mga kilos sa publiko. Kaya tayo may regulatory agencies kasi sila naman yung experts. Sila yung may capacity na mag-assess. Sila yung may obligasyon na siguruhin na yung makakapasok dito sa bansa ay dumaan talaga sa parang rigorous na assessment. Pag hindi natin to inasikaso, ano pa yung saysay, di ba? Eh, ang saysay po niyan, ang FDA nasa ilalim ng DOH. Ang DOH nasa ilalim ni Pangulo. Kung anong itutos ni Pangulong Duterte, hindi undermine ang tawag doon. Eh, anak ng wedding naman o. Heaven sent dog, maraming salamat. Pabati po ng staff namin sa Roads Selection at Acrewoods Flowers and Plants sa District Imus Ayala Mall. Uy, makadalaw nga dyan, makabili ng flowers. Kaya lang, wala pala akong pagbibigyan. Ano ba yan? Pino na rin ni Robredo ang utos ni Pangulong Duterte na arestuhin ang mga walang face mask o hindi nagsusuot nito ng maayos. At ito, pinuna niya, oh. Grabe yung pakialimero nitong babae na ito. Pati yung patakaran ni Pangulong Duterte. Hoy, te, magpangula ko muna. Hey, ewan ko ba? Hindi, di ba? Eto, isipin mo ha, isipin mo na lang ito. Pati ba naman ito pakikialaman mo? Pati ba yung utos ng isang pangulo na siya yung mataas talaga pagdating sa executive branch, kung iutos niya na hulihin mo hindi sumusunod, pakikialaman mo, te? Hindi, takbo ka munang pangulo. Takbo ka muna. Pag nanalo ka, doon ka magmagaling. Ngayon, vice president ka, alam mo ibig sabihin niya, job description mo, eh, pamalit ka lang. Spare tire ka lang. Kung may mangyari sa pangulo, sana naman wala, at talagang wala, eh, di naman. Ang papel mo, tumahimik at mag-antay. Alam mo, te, sa totoo lang, Robredo, ha? Ikaw ang pinakamaingay na vice president sa Pilipinas. Yung totoo, ha? Kung hindi man sa buong mundo, baka sa Pilipinas. Eh, kasi sa tingin ko, buong mundo siya pinakamaingay na vice president, eh. Yung, te, hindi mo papel, ginagampanan mo, yung daldal ka sa UN, papel ng presidente yan, ginagampanan mo. Ah, yung pakikipag-usap sa mga ambassador o pakikipag-usap sa mga foreign VIPs, hindi mo ba pil ginagampa? Apple ka masyado, te. Totoo lang. Apple ka masyado.
konti, ito lang masasabi ko. Takbo ka na lang, Presidente, please. Tapos pag natalo ka, uwi ka na sa inyo. Sige na, uwi ka na sa inyo. Bukas, yayariin pa kita. Meron pa ako i-reveal sa'yo, kwento ni Congressman Andaya, na ngayon ay governor na dyan. May kwento siyang malupit eh. Pakisagot yun, Madam Reni Robredo, ha? Ang dapat daw, turuan lang ang mga lumalabag dahil may iba raw na hindi talaga alam kung paano ang tamang pagsusuot ng face mask. Dapat daw hindi hulihin. Dapat daw turuan pa paano magsuot ng face mask. Dahil meron daw mga taong hindi marunong magsuot ng face mask. Te, isang taon na te. Pagsuot lang ng face mask, hindi alam. Ginagawa mo namang tanga yung mga Pilipino, te. Alam ko may mga mahihinang utak na Pilipino, te. Pero pagsuot ng face mask na tama, don't tell me hindi nila alam. Palusot yan. Ay nako, ito lang masasabi ko sa inyo, ha. Pag ito naging pangulo, paano siya magpapatupad ng batas? Bakit? Sasabihin niya, baka hindi lang nila alam kung paano gumamit niyan. Baka hindi lang nila alam kung paano sundin tong batas na ito. Te. Ito, ha. Ito laging naririnig ito. Sasabihin ko sa iyo, ignorance of law excuses no one. Alam mo ba ibig sabihin nun? Abujado ka eh. Ha? Abujado ka. Ibig sabihin, te, hindi porket hindi alam, lusot na. Alam mo ba yan? Hindi, totoo, di ba? Yan ay napakasimpleng batas o napakasimpleng kasabihan sa mga tao. Ha? Hindi porket hindi mo alam, lusot ka na. Oh. Subukan mo bumunta sa ibang bansa. Tapos magiinom ka sa karsada. Sasabihin mo, ay sorry, di ko alam. Katingin mo sasabihin, ay okay lang. Walang problema, di mo alam eh. Di mo alam eh. Diba? O umihi ka sa kalsada dyan sa Japan. Try mo lang, te. O kaya sa ibang mga ang ano natin, sasabihin mo, ay sorry, sa Pilipinas kasi pwedeng umihi sa karsada o kaya sa pader eh. Di ko alam, bawal pala dito sa Japan. Try mo, te. Baka tawanan ka ng mga tao doon. Wala silang pakialam kung hindi mo alam. At saka, te, yung palusot na yon, sobra yun, te. Sobra yun, te. Sa totoo lang. Ewan ko na lang, meron pa ba ngayong tao na hindi marunong magsuot ng mask? Napakahirap ba ng magsuot ng mask? Hindi, di ba ho? Napakahirap ho ba ng magsuot ng mask ngayon? Diba, yung palusot eh. Bibigyan pa, dito, ito nakakainis ha. Bibigyan pa nila ng justification yung mga taong pasaway. Oh, isipin mo ako, ordinaryong Pilipino, nahuli ako sa karsada na hindi suot-suot yung mask. Ano sasabihin ko? Hindi ko po kasi alam kung paano magsuot ng mask. Sabi ng Eleni Robredo, di ba, wag ako hulihin kasi hindi ko naman alam kung paano magsuot ng mask. Eh sa tingin mo, paniniwalaan ka? Di ba, kukonsintihin mo pa yung mali? Hindi kasi marunong ako sa magsuot ng mask. Eh yung mask nilalagay sa mata. Sabi ko, sagad to... Hindi, ito ha, biro, walang biro. Sagad to the bone ang ano ha, ang kamalian na ito. Sagad to the bones. Isipin mo, dahilan mo, pagka ikaw hinuli, hindi ko kasi alam paano magsuot ng mask. Sakit sa bangs mo. Hindi, di ba? Okay lang sana ko yung face shield. Ay, sorry, hindi ko alam, bawal palang walang face shield dito. Pero yung mask, isang taon na ginagawa ng lahat ng bansa. Lahat ng bansa sa buong mundo, sinusuot ang mask. Ginagamit na. Parang alam yung mask, parang pagsusuot na ng panty brief eh. Bawal ka nang lumabas ng walang mask eh. Try mo. Buti nga yung iba pwedeng lumabas ng walang panty. Kaya walang brief eh.
diretsyong shorts o kaya diretsyong pants eh. O kaya skirt lang. Ang lindi mo. Di ba? Pwede pa, pero yung walang mask? Eh, ano ba yan? Hindi ko ba nahihiya? Ano ba eskwelahan nito? Eh, dapat talaga eskwelahan nito. Eh, kahiya na siya bilang ano. Labo eh. Eh, hindi nakakatulong na yung default natin, aresto. Hmm. Unang-una, ang sitwasyon nga sa mga jail natin, grabe. Mag-aaresto ka kasi gusto mong i-protect yung mga tao, pero lalong counterproductive yun eh. Lamang dyan sa ano, because you know, pag makapili ka, and, there is a 2014, doon tayo. Walang sagot ang Malacanang dyan. Ngayon, dapat namang hindi sagutin na yan. That is so... sabi ko sa inyo, magagalit ako pag sinagot pa ng Malacanang niya. Walang kakwenta-kwenta yung hirit ni Dobredo. Kahit siguro elementarya, kahit sagot, kayang sagutin yun eh. Ito. Sino may anak dyan? Yung mga anak niya dyan. Tanong niya anak nyo. Sabihin nyo sa anak nyo, anak, dahilan ba na hindi magsuot ng tama ang tao ng mask dahil hindi nila alam? Tanong niyo yung anak nyo. O kaya sige, tanong mo. Anak, yung elementary tanong ninyo. Anak, marunong ka bang magsuot ng mask? Tanong ninyo. Ipupusta ko sa inyo, alam niya kung paano magsuot ng mask. Elementary yan. Grabe talaga. Pero una na nag-sorry sa kanyang pagpapaturok ng Sinopharm si Pangulong Duterte, sabay sabing ipababalik niya sa China ang natitirang doses na maito. Sa usapin naman ang pag-aresto sa mga walang suot o hindi maayos ang pagkakasuot ng face mask, sinabi ni Presidential Secretary Harry Roque na may ordinansa sa pagpapatupad ng minimum health protocol sa bansa na pumapayag sa paghuli o pag-aresto sa mga maaktuhang lumalabag ng mga otoridad. Ay nako! Hey! Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung sa totoo lang, ako mismo talagang natatawa ako. Alam niyo kung bakit? Ang lakas ng loob ng mga dilawan at saka mga walk-in ni Nam na sabihin ang bobo daw ng mga DDS, ha? Pero hangang-hanga sila kay Robredo. Yung alaga ko nga, sabi ni Roserine Botalon. Yung alaga ko nga, banat by 4 years old, alam nang kailangan magsuot ng face mask bago lumabas ng bahay. Oo nga eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, parang pagsuot na ng pantit brief yan, ang paglabas ng bahay. Eh yung niyang pantit brief, minsan di pa nagsusuot eh. Diba? Kasi may mga ganyan, yung mga nagsusuot ng shorts na walang pantit o walang brief, di ba? Pero yung pagsuot ng mask, obvious na yan eh. Sa gagawing dahilan, nakakainis. Tapos sabi nga ni Lance, tapos sasabihin nila, let Lenny lead. No wonder, kahit yung mga isang bayan na yan, alam yung isang bayan na oposisyon, hindi pa sila kumbinsido kay Robredo eh. Kasi siguro napapakamot sila. Ano ba namang klaseng Robredo? Ito talagang it's not convincing. Kaya kahit anong sabihin nila ng mga dilawan at saka mga ng mga walk-in ni Nam na bobo ang DDS, natatawa na lang ako. Bakit? Eh pambihira, isipin mo ganun. Bobo daw tayo pero si Robredong idol nila. Banat Bay, pinainit mo ulo ko sa kabubuan ni Lugaw. Papunta pa naman ako sa trabaho. Bili ka ng ice cream. Malamig naman ngayon dyan sa Amerika, di ba? Salamat, Sir Barry. Palakpakan. Dito pa sa Saudi, laki ng penalty pag walang mask. Oo nga. Actually, matagal na mga tao dyan nakamask eh. Yung mga babae, joke lang. O
Huwag mo nang ulit yan, yung banat bay, ha? Hindi, totoo, di ba? Yung mga babae dyan talagang nakamask. Pero ngayon, parang pwede na silang walang ganun, di ba? Hindi na nakaganun-ganun. Hindi nakasaplot. Dati, kailangan nakasaplot dyan, eh. Kaya nga, eh, napakalabo, eh, na sasabihin nila na ang DDS ay bubo. Kasi ang idol nila si Robredo, tas let Lenny lead. Parang naging bubo yun. Di ba? Ay, nako. Ah, next!